Hello everyone, welcome to my channel Busy Man 24/7 in collaboration with Maria. Please introduce yourself. Hi guys, it's me, Maria Vital, the makeup lover. So ito yung finished makeover niya, at kung gusto niyong malaman kung paano niya ako minakeover, keep watching until the end. Please subscribe to my channel with bell icon para ma-notify kayo sa aking next upload. At also, please visit her channel. Nasa description yung link ng kanyang channel. Okay guys, let's start. First, I'm gonna shave the eyebrow of our busy mom. Oh, by the way, I'm using Wonder Brew brush. Babawasan lang natin o tatanggalin lang natin yung kanyang excess hair. Mami, sabi mo kung masakit ah. Tanggal ko na yung excess. Papalo ko lang po ang kilay ni Bisimon. And now I'm using baby cream to moisturize. Kahit na oily po kayo or dry skin, you always need to put moisturizing just to make sure that your skin is smooth, moisturized. Bump lang ng bump. Make sure na na-absorb na ng skin ni Mamsi. Ay, ni Mamsi, si Mamsi. Mamsi, think up sa taas. Okay, let's wait for a seconds na we absorb niya ang kanyang cream. And then, next, we will put a primer. This primer is from Cartier. Primer Keep Me Matte. This is a long-lasting and oily-free. Bago, bubukas natin para mamsi. And primer po, always remember that this is good to protect your skin also. Any kind of makeup. Okay. Every time I'm gonna put makeup, I always start my eyebrow. So yung primer niya at saka yung moisturizing niya, it's already absorbed the skin. And it's also the technique na even you don't know or you are not expert to putting your eyebrow, pag nagkamali kayo, it's easy to correct instead na meron ka ng, meron ka ng foundation, tapos nagkamali ka sa eyebrow mo, naku, yari tayo dyan. Masasayang ang iyong foundation. So, I'll start in the middle. I'm not starting from here, but I always start here. Gagawa po muna tayo ng korte ng kilay ni Mami. Follow lang po natin yung mga kilay nating original.
Now I'm using the a little bit transparent. Oh, pass. It's the age. It's a transparent glue, a gel, just to make sure na. What you call that? Tatamba yung eyeliner ni mami. Eyebrow pala. At yung buhok para sumunod sa galaw. Ito transparent po kay kapalan ninyo, okay lang. Para hindi po sabog yung buhok. And then I'm gonna use also a concealer para lang po ma-emphasize ang kanyang curve. I'm using Essence. Essence, yes. I wish yung pronunciation ko okay, yeah. Okay. Any concealer po pwede nyo gamitin na. Actually, ang trabaho ng concealer sa ating kilay is para lang lumabas yung kanyang korte. Kung may nagkamali ka man, may sumobra, gamitin nyo po ng concealer. Okay. Then now, we will go to corrector. And now, dahil marami pong pimple mark si Mamsi, gagamitan po natin siya ng corrector. I'm gonna use that Catrice Cosmetic for corrector. Okay, let's read. Green for redness. For the dark spot or for dark o mga eye bag, dark spot, orange po. Okay. And then now dahil sabi ni Momsi oily skin siya, I'm gonna use the next. I wish na ita sa akin. So, next foundation. I wish this is the right one. Hindi ko po pala chinek ang inyong ano. Check nga natin, Mom. Baka it's too white. Or let's use it's also good for oily skin. Ma, let's try. Medyo masyadong maputi kay mami yung ano. Yung next, so let's try MAC. MAC. Ay, dito pala kayo ha. Sorry. I-check natin kung yung it's too white. Mamsi ka. Para kay mami. So, let's try this MAC. Or sometimes, you can combine together. Para lang makuha niyo yung kanyang skin, tawag dyan. Skin tone na hinahanap natin. Let's combine. I think that's better. Kinumbine ko po yung MAC ha, at saka yung next. Kapag nagbabump po kayo, huwag yung hihilain na pag ganun, bump lang po ng bump. Tap nyo lang ng tap yung inyong sponge. Push natin siya para pumasok sa skin.
corner na rin siya, but it's fine. Nalagyan ko ng eyeshadow, ng lip, ng foundation ang kailan ni mami. Lagyan natin ulit. Okay. Now we will do contour. Actually, inuuna ko pala talaga ang eyeshadow kaso nakalimutan ko. So let's contour first. But it's okay. I'm using Essence Contour Palette. You can buy this in DM. Actually, lahat po ng ginagamit ko is from DM. So, it's not expensive. It's very affordable. So, let's do it. Let me start here. Contour. Papapayatin natin si Mamchi ngayon. Let me use under a brush. Hanapin nyo lang po yung baba ng inyong cheekbone pag mag-contour. And pump again. Wait, para matuyo. Okay, I will also use again Essence. I think bago ito sa kanila, pero mga tumas na sa akin. So, ang gagamitin ko muna is this one. Actually, ang gamit ko is BH Cosmetic. And next one, this that Mocha Bean. Ang maganda to, may mga pangalan pa lang, yung ko na napansin. Gawa tayong illusion to me. Essence din po. Parang, hindi ko na maalala kung magkano, pero, yeah, mura lang siya, affordable.
Pag may mga foundation na po kayo, or kung ano, tapos na kayo mag-foundation, i-bump nyo lang po ito. Nalalaglag kasi yung kanyang glittery. So, masyado siyang makintab. So, bump nyo lang po para lang dumikit. Para hindi na siya mabagsak doon sa inyong face. Sa face ninyo na may foundation na. Using again para sa baba ng mata ni Mamsi. Tingin po sa taas niya. Dito ka tingin. Yeah. And then now, eyeliner. Waterproof long-lasting eyeliner essence pa rin po. Every time na naglalagay po ako ng eyeliner, naglalagay muna ako ng eyeliner sa loob. So, look down. Ang kaputingin niya. Magpang-iiyak. Nilalagay ko siya kung saan yung pilik mata sa loob. Huwag ito yung sa loob ng mata. Kung saan po yung pilik mata sa ilalim. Kasi pag naglagay po kayo niya, tapos naglagay na kayo ng mga eyeliner sa labas, nakikita yung puti. Okay, now liquid eyeliner. Oh my God, I forgot again. Essence po again. Long-lasting again po siya. Dahan-dahan. Pick it me. Kapag naglalagay po kayo ng eyeliner, actually, inuuna ko po lagi yung gilid, papasok. Kasi pag inuuna yung loob, tapos marami. Gilid, konting wings lang, dahil medyo maliit na ang mata ni Mamsi. Tapos pag naglalagay po ako ng eyeliner, yung dikit na dikit sa ating pilik mata, kaya natin matuyo. Pumapasok kasi sa mata. Oh! Bukas. Tumingin. Pero baba din. Tukating yan pero baba. Yes. Thank you. May sobra siya, pero matatanggal po natin yan. Ang technique ay concealer. Pag hindi expert, matatanggal. Tanggalin natin yung sobra. Hindi pa lahat. Think ako dito. Eyebrow eyeshadow. Kamala lang yan kita. Ano yan? Essence. Magagamit na po tayo na ng curler. Dahil po, mahaba ang pilik mata ni Mamsi pero pababa. Ipit. Minsan kasi nangiipit yung Everbelena. Totoo lang, naglalagay po ako talaga. Nakalimutan ko kasi
pag naglalagay po ako ng eyeshadow or mga pilik mata, inuuna ko po talaga siya bago ang aking foundation. Kalimutan ko, excited eh. Tingin ka po sa baba. Naiiyak na naman siya. Makeup remover yan. Pag wala po kayong makeup remover, kung may mga cream kayo, pwede niyo po yung gamitin pag kumalat. This one! Para sa pilik mata ni Mami. Now we're putting glue na po sa false lashes ni Mami. Antay tayo ng mga at least seconds. Patuyin natin ng kaunti. Huwag masyadong makapal, kasi pag masyadong makapal, mahihirap matuyo. Baka mali ang mga clip ako. This is left. Ang dami ng kamay ko na. Pikit, mousy. Unahin niyo po yung gitna. Pero bago po kayo, hindi na, alam niyo na, nakalimutan ko na naman. Sukatin niyo po kung mahaba or sakto lang yung mga false lashes na bibili ninyo, ha. Pag sakto lang, huwag niyo nang gupitin. Open sesame. Pag naglagay po kayo nito, kung kaya nyo pong idikit, mas malapit sa inyong original na pilik mata, idikit nyo po. Okay. Open na. One more. Nalagyan ko na siya ng glue. Antay tayo. Patuyin natin ng kaunti. Pag pag nagligay po kayo ng glue sa inyong false lashes, huwag nyo po ididiretso ha, kasi hindi siya kaagad ano, mas mahihirapan po kayong idikit, so patuyuin nyo ng kaunti, kahit mga ilang segundo, ipay-ipay nyo, tapos idikit. Glue sa gilid. Okay. Ganun po talaga ang eyeliner, liquid eyeliner, kasi po nabura sa pagtanggal-tanggal at pagbalik. Actually, maganda po, pag nakatapos na kayong maglagay ng false lashes, takpan nyo po yung ano, taas ulit, o maglagay po kayo ulit ng liquid eyeliner para po hindi masyadong halata na nakaano lang kayo, false lashes. Lagyan po ulit natin siya ng mascara para po yung inyong false lashes at saka yung original lashes ay mag-combine and push up. Eyeliner down. Mommy, don't cry. Loosing powder po galing sa Catrice. Catrice. Ang hirap na pronounce.
Katris lang, nahirapan ako. Ano ba yun? Rounded up po, i-blip liner. Hindi pa rin ako sanay mag-awag ng ibang mukha. Pink, matabo na naman. I am using po Maybelline Superstay Matte Lipstick. Open na po din.
May nag-transform ba kay Ma'am Shee? Meron. Sorry. Lagyan pa natin ng contour. A little bit sa kismet. May photographer ka na? May makeup artist ka pa? Kasi nakikita yung contour. Dapat ilagay yung ano? Yung before and after. O lagi. Ito yung after ko. Ang ganda. Lagi. Ano nga salita niyo, te? Bisaya. Bisaya. Sorry. Napakan kita. Okay lang. Kilala ka pa ba ng asawa mo? Babe. Bango ng buhok mo. Sarap. Sabihin ng mga anak mo. Side view ha. Doon at tingin. Okay. May nose line si Madam. Dito sa kabila raw. Tingnan ba yan? Okay. Let's see. And hi guys, we are all done. So this is the finished product from my hands. I wish nagustuhan din niyo si Madam, ang ating Mixi Mom is nag-transform. So ito yung finished makeover niya at kung gusto. So this is Maria, siya yung aking collaborate. So what is your YouTube channel? Maria Vital. So guys, please don't forget to visit her channel. Nasa description yung link niya. So sana magustuhan ninyo ang aming video makeup tutorial. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye.